At kaugnay po ng kaligtasan ng mga rider ng motorsiklo at nangyaring komprontasyon kahapon, kaugnay ng alok nilang libreng sakay sa mga pasahero ng MRT, makausap po natin ngayon Ryan Riller, siya pong presidente ng Tagig Spartan, isang samahan ng mga Angkas rider. Ryan, magandang umaga. Umagang kay ganda po. Magandang unang hirit sa iyo, Ryan. Ang numero unong isyong ipinupukol sa inyo ay kaligtasan, Ryan. Libre nga ang inaalok niyong serbisyo, pero ligtas ba kayo? At hanggang kailan niyo kakayanin itong libreng sakay? Until now, hininto muna natin yung libreng sakay kasi pinahintuho tayo ng MMDA bilang paggalang po sa ating mga gobyerno. Kailangan po nating sundin na makipag-organize sa kanila o kailangan coordination, proper coordination. Kaya ngayon, gagawa ang aming grupo, mga iba't ibang presidente na kasakop ng Angkas Biker po, kasi wala nang Angkas Apps eh. Itong layunin namin, parang kaysa magwelga, kaysa magreklamo kung saan, makipag-anuan, argumento, tumulong na lang sa kapwa naming nag-aangkas. Yes. Ang primary issue at concern sa inyo, Ryan, ay yung safety. Paano nyo sinasagot itong concern na ito? Regarding sa safety po, ang angkas po, bago ka magiging isang biker, may mga training po. Safety training, actual driving, at mga requirements po na kailangan. NBI, police clearance, or barangay, ano po, lahat kailangan po yun. Tapos may LTO exam pa po kami na kailangan mong makamit bago ka maging isang Angkas biker po. Okay. Pero aminin natin, Ryan, ano, ako nagmotor din ako at one point. Ang motor, dalawa ang gulong, exposed. So yun siguro, yun siguro yung puntong nire-raise sila para sabihin nila na may safety concern na gawing public conveyance, ibig sabihin public transport, ang motorsiklo. Opo, nandoon na tayo sa safety. Pero sa amin, sa dami ng bookings namin, alam ba, 13,000 ano kami, riders kami din, 500,000 na po yung nag-download ng Angkas Apps. Ibig sabihin, 500 na rin po yung sumasakay sa amin. Ibig sabihin, may tinatangkilik at may demand. Half a million. One year na rin po si Angkas. Last October pa po yung nag-start. Ngayon, sa pagkakaalam ko at pagkakaintindi ko regarding sa mga aksidente nangyari, 0.04% po lang ang natala naming aksidente. Kung meron man, kasalanan ng kung sino man or kung ano man, kasi dumadaan niya kami sa training at proseso po lahat. Okay. Sa ngayon, Ryan, wala kayong hawak na permit. Pero kayo ba'y nag-a-apply para ma-accredit ng gobyerno at bukas ba kayo sa regulasyon ng gobyerno? Opo, sa darating po na December 12, may dialogo nga regarding sa Angkas Apps and sa ano po, mga driver ng Angkas din sa LTFRB po. Kaya kumakatok po kami sa puso ng kahit sinong senador or congressman na pwedeng makatulong po sa amin na ma-regulate. Kasi ito na yung tamang panahon at oras na kailangan upuan na nakakatulong, double jeopardy, na nakakatulong ka sa kapwa mo at the same time nagkakapera ka. Ryan Riller, maraming salamat.